anak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naging sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay na niya na aming ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat ang paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo, ang Diyos na nagumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos
Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ang iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwi na. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sinasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa kanyang ganang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya sinasabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, narinig natin ang kwento kung saan si Pablo ay may nakitang isang templo sa may Athens na nakapangalan sa isang Diyos na hindi nakikilala. Pero pinahayag ni Pablo sa harap ng mga Griego na yung Diyos na hindi nakikilala ay nagpakilala. Ang Diyos ay nagkatawan tao at yon ay si Jesus. Para maganda rin sa ating pagdalakbay bilang Kristiyano, ay patuloy din nating kilalanin si Jesus. Siya na patuloy din nagpapakilala sa atin para tayo ay lumalim sa ating ugnayan sa Kanya. At sana sa ating mga pagdarasal, sa ating mga debusyon na ginagawa, ang lahat ng ito sana ay magdala sa atin sa mas malalim pang pagkilala kay Jesus Nazareno. At pag lumalalim ang pagkilala natin sa Kanya, mas lumalalim din ang pag-ibig natin sa Kanya, hindi ba? E ganoon naman sa paglalakbay, di ba? Ganoon naman sa pakikipagtungo at pakikipag-ugnayan. Nagsisimula sa pagkakilala at mula sa pagkakilala, nauuwi sa pagbibigay ng sarili. At ang Diyos ganoon sa atin. Patuloy na nagpapakilala sa atin para pumasok tayo sa ugnayan kasama ang Diyos. Pumasok sa isang pakikipag-ugnayan sa Kanya. At pag lumalalim ang ugnayan natin sa Diyos, natututo tayong sundin ang halimbawa ni Jesus ng pagbibigay ng sarili. Hindi na sarili ang iniisip. Hindi na ang iniisip, ano yung makukuha ko? Ano para sa akin ito? May biyaya ba diyan? Ang iniisip na isang taong lumalago sa pagmamahal niya sa Diyos, kung ano ang maibibigay niya sa Diyos. Hindi niya iniisip kung ano yung matatanggap. Ang iniisip niya kung ano yung maibibigay niya sa Diyos. Ano yung maaalay niya sa Diyos. At ganoon naman, di ba, pag lumalago ang isang tao sa karunungan at pagmamahal, hindi na pagtanggap ang iniisip, kundi pagbigay na ang iniintindi. Pag-aalay ng sarili, tulad ng ginawa ni Jesus, inalay ang sariling buhay para akayin tayo palapit sa Diyos. Hindi tayo mawalay sa Diyos. Ibinigay ni Jesus ang buong sarili niya para sa atin sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang mga deboto ni Jesus Nazareno na tularan ang kanyang halimbawa, tularan ang kanyang mga aral at utos, ang pagbibigay ng sarili sa Diyos na nagpapakilala sa atin. Nais siya magpakilala sa atin dahil gusto niyang mapalapit tayo sa Kanya. Siguro ito po yung ating sagot sa Diyos na unang umibig sa atin.
unang nagmahal sa atin ang ating taus-pusong pagsunod sa kanyang mga aral at utos, ang ating pagtataga na iayon ng ating buhay sa kanyang salita. Ang Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakikilala natin siya, ay nais pumasok sa isang ugnayan kasama ka. Ngayon, ang tanong handa ka ba tanggapin ang alok ng Diyos sa iyo na pumasok sa isang pagkakaibigan kasama siya, pumasok sa isang pakikipag-ugnayan kasama siya? Lahat ng ito ay pinapayag sa atin ng Espiritu Santo. Ang inihintay na lang ay ikaw. Tutugon ka ba sa paanyayang ito ni Jesus? Si Pablo, nung nagpahayag sa Athens, hindi lahat tumanggap sa kanyang paanyaya at turo. Pero may mga lumapit sa kanya at nagsabi, "Kwentuhan mo pa kami. Tell me more." Tayo ba bilang Kristiyano? Ito ang imbitasyon. Ano din ang response natin? Ano ang sagot natin? Iiwan o sasabihin din natin, "Lord, gusto pa kitang makilala." Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkos ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Ang ating itugon, "Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon." Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan, naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa, manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga ating hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanan ng inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Makakaaway di makukuha
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumukon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran.
Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno,